Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly ganap or weekly reading para sa araw ng February 13 to 19, 2023. Pero bago tayo magsimula, okay, commercial muna tayo, no? So isisingit ko tong clip na ito sa lahat ng mga readings ko for this week. At kung nagmamadali ka, ayaw mo ng mga pasakali sa reading, huwag ka manood. Para sa mga ayaw na nakikita yung mukha ko habang nagre-read, huwag ka rin manood. Doon ka manood sa mga nagtatago sa camera. At doon sa mga nagsasabi na gusto nila nakikita nagsha-shuffle ako. So gusto niya gawin ko ganito. Ganyan. Yung cards ko, sinashuffle ko yan. Whether you see it or you don't. If you are doubting my cards, then I don't see any reason for you to watch my readings. Wala naman pong pinipilit dito eh. Pwede naman kayong hindi manood. Because I'm only doing this for my soul family. Yung mga nakaka-resonate sa vibe ko. But if you're not, then huwag mong pahirapan yung sarili mo. Okay, so pagpatuloy natin yung reading ninyo, Leo. Let's see what is your overall energy. Ano yung overall energy ng mga Leo ngayon? Ano yung overall energy? Four of Swords. You are healing. Ah, yung iba sa inyo, baka nagkaroon kayo ng nagkasakit kayo. Mm-mm. Nagpapahinga. You are taking a break. Pwedeng taking a break from work, taking a break from a relationship, pwedeng wala kayong communication ng person mo. Pwede rin tong nakabakasyon ka, hindi ka na, wala ka sa trabaho, or, you know, na, you are on leave. Okay? Tignan natin kung ano yung challenge. Ano yung challenge sa mga Leo? Ano yung challenge sa mga Leo? Ace of Swords. Ang challenge sa inyo, maaring meron kayong mga iniisip ngayon na gumugulo, no? Gumugulo sa isip ninyo. That's why you just don't wanna deal with it, okay? Some of you, wala kayo, parang dead ma. Alam mo yun? Na, alam mo na meron kang kailangang ayusin, meron kang kailangang solusyonan, pero sometimes, wala ka sa, ano, sa tamang kondisyon or sa maayos na kondisyon para mabigyan ng solusyon yung problema mo. Okay? So, yung iba sa inyo, umiiwas. Umiiwas kayo sa problema or maaring hindi nyo hinaharap kung ano man yung kailangan ninyong harapin ngayon. This can be a commitment. Commitment sa trabaho, commitment sa career, sa relationship. So, ano yung gagawing action ng mga Leo? Ano yung action ng mga Leo? The world. Ang ganda nito as an action. So, even if, okay, even if may mga iniiwasan kayo, at the end of the day, tatapusin nyo yan. Okay? Aayusin nyo yan, haharapin nyo yan. Kasi ano to eh, you don't want na meron kang maiwanan na unfinished business. This can be sa relationship, this can also mean sa career. Let's say for example, sa trabaho mo, maari kasing meron kang naging experience sa work mo na, you know, kind of heartbreaking, disappointing. And yung iba sa inyo, nag-leave, no? Pwedeng nag-resign ka na talaga or nag-ano ka lang, bakasyon muna, no? Kasi nagre-recover ka. This can also mean a relationship na nagkaroon ng separation. And you are in the process of healing. And as a challenge tong Ace of Swords, I feel like meron kang katotohanan na hindi hinaharap or parang, alam mo yun, na-realize mo na this is the truth, but it seems like you are not facing the truth, okay? And with the world card here, ito naman yung maganda. So, ibig sabihin is, after mo magpahinga, you are going to be back with vengeance. Kasi, di ba nga sabi eh, ano, don't quit when you're tired, quit when you're done. So, ngayon, tatapusin mo yung sinimulan mo. Okay? Hindi ka magkukwit sa gitna ng labanan. Magpapahinga ka lang, pero hindi ka susuko. So, tignan natin yung overall outcome nito. Ano yung overall outcome? Three of Wands. Napakagandang outcome nito. This is about expansion. This is about networking. This is also about
adding new options. So, maaring maraming mas nagbubukas na opportunities for you. Okay? So, example, ano kuha kong energy nito, lalo na sa career, no? Na pagod ka na, no? Pagod ka na sa trabaho, sa ganitong klaseng setup, you are disappointed, and may pagkakataon na ayaw mong harapin yung katotohanan na yon, na siguro ganito lang talaga, diba, na kailangan ko talaga itong pagdaanan. So parang somehow, ginagaslight mo yung sarili mo na, you know, you really need to do this because this is what you should do. Okay? But I feel like itong Ace of Swords energy, as a challenge, meron kang madidiscover sa sarili mo about the truth, yung katotohanan. At yung katotohanan na yon, magli-lead sa'yo in achieving something, in finishing something. Kasi the world is like achieving something. And once na-achieve mo kasi ang isang bagay, it's like an ending eh. It's like a chapter that is ending. So, yung iba sa inyo, maaring sa trabaho, alam nyo sa sarili nyo na it's time to leave this situation, no? Sa trabaho, hindi kayong tipong mag-e-AWOL, tas aalis ka na lang na parang bula, agugos mo yung trabaho mo. Tatapusin mo siya. Pero, yung pagtapos mo na yon, clean slate, 'di ba? Kumbaga, maayos kang magre-resign, maayos kang magpapaliwanag sa manager mo, yung ganun. At after nun, you will be open to explore new paths, mga bagong landas na gusto mong ma-explore pa. So, you are expanding. Ine-expand mo pa yung horizon mo. Okay? Pagdating naman to sa relationship, it seems na parang ano to eh, meron ditong nag-cool off. Ewan ko kung alam nyo pa yung term ng cool off, no? Cool off is like, hindi pa kayo officially hiwalay, hindi lang kayo, parang wala lang kayong pakialam sa isa't isa, parang ganun. But there is still a possibility na magkabalikan or totally magtapos. But I think this is ending. Yung iba sa inyo, finally, binibigyan nyo na yung closure yung relationship nyo na yes, this is the truth about the relationship. Ayoko na. Pwedeng ganun. At you need to end it. So you're going to end it and finally close that chapter into your life and, you know, explore new opportunities. Okay? So, tinan pa natin, Leo. Let's see what else for Leo. First house arrival. You're going to focus on yourself. Kasi first house is about yourself. Okay? Maari rin yung iyong ano, mindset, yung iyong pananaw sa buhay, nagbabago rin eh, no? Solar calm, clarify. Oh my God. Like, there's clarity in your situation right now. Yung challenge sa'yo before about facing the truth, hinarap mo na talaga siya at inaccept mo na yes, ito yung katotohanan sa buhay ko. So, malinaw na sa akin yung lahat. I have to move on. I have to move forward. I have to close this situation. I have to, you know, find closure in this situation. Imam Kweli. But this is about your root. This is your foundation. Okay? Kasi yung opposite ng Imam Kweli ng IC is your MC, which is your reputation, what you show to the world. But itong Imam Kweli is yourself, like your roots na yung pinanggalingan mo. This is something very private sa'yo. And I think dun ka magpo-focus on what you really believe in, your foundation. Okay? So, let's see what else. Leo. The Great Gathering. Sabi rito, it's all coming together, intuitive hits, soul tribe. Yes, it's all coming together. Nagiging malinaw na sa'yo. Nagiging clear na sa'yo yung nangyayari sa buhay mo ngayon. It's a yes. Just say yes. Say yes to change.
Say yes to pagbabago. Say yes to the new beginning. Okay? Let's see ano pa. Sa money, career, finances ng mga Leo. Okay, dalawang cards. Or tatlo. Okay. Una is you have to watch out. There is more than meets the eye. Be careful who you deal with your finances, no? Someone might be taking advantage of your vulnerability. Baka yung iba sa inyo may kinalaman sa pera yung naging issue ninyo with your person, or kaya pwede rin tong, because this is about your career, so maaring hindi nagiging maayos yung pasok ng pera sa'yo sa trabaho because something is hindi klaro sa'yo sa trabaho mo. Okay? Clever. Sabi rito, working smart gets the work done. Focus on the basics to get better solution. Sometimes you just need to keep it simple. So you are working smart now, okay? Alam mo na yung mga strategies para matapos mo ang iyong trabaho, kung ano yung task mo for this day. And lucky you, this is your lucky time. Things are turning in your favor. Take advantage of this opportunity and make the most out of it. So merong swerte sa iyong career. This is what I mentioned sa iyo kanina, no? Yung the world card, which is about achievement. You're going to achieve something big. Pwede tong if you are thinking about, you know, yung international affairs, pwedeng trabaho abroad. There is an opportunity for you to be global, okay? To expand. So, pagdating naman sa love life, tingnan natin, love life ng mga Leo, okay? Tatlo. Safe zone. Unlock your heart for someone and let the love begin. Tapos meron ditong chaser and get to know. So siguro maaring meron nagpaparamdam sa iyo ngayon. Pero for some of you siguro like yung iba nagkaroon ng relationship na hindi naging successful. Kaya parang nagiging mailap kayo or nag-iingat kayo even if someone is trying to parang nagpapapansin sa inyo. So syempre kung hindi pa kayo ready then wag muna. But if you are open to new relationship, then maaring merong tao na interesado sa iyo ngayon. So let's see what else, Leo. Passion. Light up your life by honoring your deepest desires. Yes, you are focused on your deepest desires, Leo. Okay? So, that is your reading. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Leo. See you again.